Okay, good day to everyone. Good day to 4A. Okay. Ganito no. So we're going to continue with our discussion actually pang edging ito eh, pero since hindi naman tayo makakapag-edge, what we're going to discuss now is paano gumawa ng former para sa isang bifocal. So, nung prelim, meron tayong edging ng single vision. Nakapag-layout tayo ng single vision lens. O nakapagawa rin tayo ng former nung may single vision lens. So, right now, gagawa naman tayo ng former, or at least, alam lang natin paano mag-layout ng isang bifocal lens. Now, before tayo makapag-layout or before tayong gumawa ng what you call this, ng former para isang bifocal lens, tingin ko mas maganda muna na maintindihan muna natin ano ba yung iba't ibang klase ng bifocal lens. So ito yung mga galing din naman sa YouTube. Focals are multifocal lenses with two zones, distance vision and a segment for near vision. There is no intermediate zone in a bifocal lens. There are several styles of bifocal lenses, each with their pros and cons. Examples of bifocals are the D style, the visible round segment, the invisible round segment, and the executive bifocal. To find out more about... Okay, so babalikan ko lang yan kasi medyo iba yung term na ginagamit niya na baka hindi tayo ganong familiar doon sa mga yun. So isa-isayin lang natin ulit ha. So ito yung unang bifocal na sinabi niya. Ang sabi niya rito, D style. Actually tama naman yun. This is what they call as the D style. Pero in the Philippines, mas kilala natin ito as the flat top bifocal. So ang flat top bifocal, synonymous lang siya with the D style segment. Bakit D? Kasi yung kanyang segment para siyang letter o inverted na letter D. Okay? So flat top bifocal or D style. Ang abbreviation ng flat top ay FT. FT. Okay? Next. Tuloy naman natin. Ito naman yung sunod niya sinabi. Ito naman yung mas common dito sa atin sa Philippines. Ang tawag naman niya rito kanina ay round segment. Pero sa Philippines o sa atin, mas kilala natin to as cryptic bifocal. K-R-Y-P-T-O-K. Cryptic bifocal. So ang cryptic bifocal, it is the entry level bifocal. So pinakamura na bifocal na meron tayo niyan dito sa Philippines. Sa ibang bansa medyo fine-phase out na 'yan, pero sa Philippines marami pa rin tayong cryptic bifocal. So minsan ang tawag sa cryptic bifocal ay round segment bifocal. Specifically, sinabi niya rito na visible segment o visible round segment bifocal. Why? Kasi merong isang parang pinsan ang cryptic, ito naman 'yun. Yung pinsan ng cryptic ay yung parang bilog din ito, pero hindi mo ganoon nakikita yung segment. Ang tawag nila rito ay no line bifocal. Ang no line bifocal, kilala rin 'yan sa pangalan na blended bifocal. So pareho lang ang blended at saka ang or a no line with cryptic. In what way? Pareho silang bilog. Okay? And the last one that we have is itong executive bifocal. Hindi tayo mahirapan mahanap or makita ang executive bifocal kasi kalahating kalahati lamang ang ibig sabihin ng executive bifocal. Sa executive bifocal, diretso yan. Taas is for distance, yung baba is for reading. By the way, pag sinabi nating bifocal, tinawag na bifocal yan kasi dalawa ang foci. Isa for the distance, isa naman for the reading. Okay? So, yan yung apat na bifocals natin. Meron tayong,
D segment or the flat top bifocal. Okay, pangalawa naman, meron tayong round segment or the cryptac bifocal. Pangatlo, meron tayong invisible round segment or yung sinasabi nilang blended or no line bifocal. And the last will be the executive bifocal. O minsan meron silang tawag pala rin sa executive, straight bifocal, straight line bifocal. Okay? So, lahat yan yung mga ating mga bifocals. Now, ang tanong, paano natin isa-set? Paano natin ili-layout itong bifocals na ito sa harapan ng pasyente o sa may pasyente? Panoorin natin yung susunod na video, ha? Sandali lang, ha? So, kung papansin ninyo, ha? Kinukuha ko lang naman itong video na to sa YouTube. So, pwede rin nyo rin naman i-play ito on your own. Okay? Pero, panoorin na lang natin sabay. In this video, I'll be talking about the segment height for lined flat top bifocals. The segment height for this type of lens is the measurement in millimeters from the bottom of the lens to the top line of the lined bifocal. Now, if you're wanting to measure this yourself, you can. All you need is the frames. So if you've gone on our website and you've chosen a frame, you can pick the option to select the frame only. Once you've gotten the frame, put them onto however they sit comfortably, and then you can ask someone to help you to take the measurements. Using a millimeter ruler, measure from the bottom of the lens to the top of your bottom eyelid, and make sure to look straight ahead. Now, the segment height for a lined bifocal. Okay, I think I see a well, it's somewhat flexible, so if you're wanting the line to be a bit higher or a bit lower, you can adjust the measurements accordingly. However, make sure to not go past the center of the lens of your frame. If you prefer not to take this measurement yourself, you can just leave this area blank and we'll set it to the standard height for your frame. If you have any more questions about this topic or anything else. Okay, so far ito yung medyo magandang nakita kong pagpaliwanag sa pagkuha ng segment height. Ano ba yung segment height? Pinaliwanag niya rito. So, isa-isain lang natin. Nababalikan ko lang yung kanyang video, ha. So, pag sinabi nating segment height, according to sa mga text na sinasabi natin, it starts from the bottom of the lens to the top line of the line. Yun. From the bottom of the lens up to the top line. Yung top line na yun, o yung linya na yun, yun yung top ng segment. Kaya mo sinasabing segment height. Ganong kataas yung segment na ibinibigay mo? Papansinin nyo rito, yung kanyang bifocal dito, yung anong klaseng bifocal dito? This is a D segment or yung flat top. Papansinin nyo, hindi na buo, hindi niya na nakukuha yung buong size ng segment. Bakit? Kinakat kasi natin yung lente according to the size nung segment height. So, kung enough lang naman yung segment height na yan, hindi natin kailangan kuhanin or mabuo talaga yung segment nung lente natin. So, tandaan na, from the lower part nung lens or nung frame up to the top of the segment. So, yun yung sinasabi nating segment height. Okay? Now, ang tanong ngayon, paano ko malalaman kung ganong kalaki dapat yung segment height natin? Now, there are two ways para makuha yung segment height. One is, kapag nandyan yung pasyente, ito yung gagawin natin. Pag nandyan yung pasyente, paano daw yun? Teka, nagbibenta kasi siya eh. So, yan. Yup. Yan. So, in this case, paano muna kinukuha? Pag nandyan ang pasyente, ganito lang gagawin natin. From the lower lead margin, punta ka doon sa may lower part ng eye wire or doon sa may lower part ng rim. So in this case, anong mapapansin nyo na segment height dyan? Simula doon sa may lower part ng pupil, bibilang ka in millimeters. More or less ilan 'yan. So by the way, yung counting o yung pagbibilang natin ng segment height, it should be in millimeters.
So, millimeters yan. So, ilan yung nakikita natin dito? Ang nakikita natin dito from the ruler will be, ilan? 21 millimeters. 21 millimeters. Okay? Or actually, 21.5. Mapapansin nyo dyan, kasi medyo makapal tong frame na to, plastic frame yan, hindi yung 20.5 millimeters, nasa 21 yung millimeter, yung ating segment height. So, pag nandiyan ang pasyente, paano kumuha ng segment height? Kukuhanin mo yung segment height from the lower eyelid or from the lower lid papunta doon sa may lower portion ng eye wire or ng rim. Okay? Next, paano naman kung wala yung segment height? By the way, tuloy ko lang pala. Kasi may sinasabi siya dito. Ang sabi niya kanina rito, ang segment height naman daw, pwede rin naman daw yan plus or minus doon sa nakukuha mong measurement. Okay lang naman din daw talaga yon. Ang importante lamang, hindi siya lalampas or aabot doon sa may center ng mata. Hindi siya lalampas doon sa may mismong tawag diyan sa may mismong pupillary center. Okay? So yun. Paano ngayon kung wala ang pasyente? Sa laboratory ganito nangyayari kapag wala ang pasyente. Let's say sinabi mo na pinadala lang yung frame tapos sabi niya standard measurement na nga lang ng segment height. Ano ba yung standard measurement? Okay? So iwan muna natin 'yan. Ayun. So ito na ngayon 'yun. Meron akong isang exercise dito sa pagkuha ng segment height. Okay? So paano daw kumuha ng segment height? Oh, let's say ito yung pasyente. Suot niya yung frame niya. Okay? So paano ngayon ang mangyayari diyan? Ang mangyayari diyan ay ano sabi? Kailangan daw i-measure daw natin from the lower lid. Nasaan ba yung lower lid? Ito yun. Yan. So, yan yung ating lower lid. So, pag tinanong ngayon natin, ganong kalaki yan? Or ilan ngayon yung ating segment height? Lakihan nga lang natin ha. So, yan yung ating lower lid. Kumuha ka ngayon ng ruler. Ito yung ating ruler. Tapat ngayon natin yung ating ruler. Okay. So, ganito ngayon. Ayan, nilinyahan ko na lang kasi nagbo-blur siya or nagpipixelate nga siya. Okay? So, simula tayo from the lower. By the way, as much as possible, itapat nyo yung pagkukuha dito sa may pupillary center din. Okay? So, ang ating segment height from the lower lid, yun, tinapat natin, dun may tapat yung zero. Okay? Up to the lower portion of the lens. By the way, just to make it clear pa din, hindi nyo kailangan kuhanin yung mismong dito sa may outer line. Diyan, wag na. Kahit kuhanin nyo na lang dyan sa may inner line. Okay? Hindi naman kasi kailangan talagang swak na swak yan. Okay? So, lumalabas, ito dito tayo. Yan. So, ilan ngayon yung ating segment height? Okay, ko kayo naman magbilang ngayon. TikTok. 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 So, time is up. Ang ating segment height ay ilan? 22 millimeters. So, 22 millimeters. Ano ibig sabihin ngayon yan? 22 millimeters na yan. Ang ibig sabihin ngayon yan, hanggang dyan kalaki lamang yung lalabas na ating size ng ating segment. So, tanggalin ko muna to, ibalik ko ngayon yung kanyang lens naman. So, kung ito yung ating lente, anong klaseng bifocal ito? Ito ay, anong ang bifocal ito? Ito ay flat top bifocal. So, meron tayong lens ngayon dito. Ito yung kanyang, ano yan? Ito yan yung kanyang optical center for the distance. Okay?
Now, normally, kahit, paano ko ba sabihin? Normally, dinediretso mo yan sa may, sa may tawag dyan. Dinediretso natin ito sa may, or sinesenter natin yung optical center na yan dito sa may lens. Okay? So, parang ganyan. Ngayon, ganito. Minsan, hindi yan tatapat talaga minsan sa optical center nung ating, o sa may center ng ating pupil. Minsan, dito nagkataon lang tumapat siya. Pero, sa bifocal kasi, mas priority natin ang segment height. Ano ibig sabihin ng ating segment height? So, ang lalabas, nasan ba yung segment ng ating lente? Ito yung segment ng ating lens. Yan yung segment ng ating lens. Ang gagawin daw natin, itapat daw natin siya doon sa measurement natin kanina. So, paano ba yun? Yun. Yan. So, technically, yung pinakataas ng ating segment, kahanay lamang niya yung lower lid, yung lower eyelid. Tapos, ilan nga yan? Ang sukat natin dyan kanina ay 22 millimeters. Okay? By the way, paano ngayon? Bakit kailangan natin yung segment height? Kasi dadalhin nyo to o ibibigay nyo to sa laboratory. Pag nagpagawa kayo sa may lens laboratory, lagi yung hihiningin or normally hihingin yan ng isang lens laboratory kung ano yung segment height na kailangan nyo. Okay? So, pero ganyan yung pagkuha ng segment height. Next, let's have another case naman here. So, meron ulit tayong isang pasyente. Babae naman natin ating pasyente ngayon. So again, paano natin kukuhanin ng segment height? Kuhanin natin yung lower eyelid. From the lower eyelid. Ayan yung kanyang lower eyelid. Measure ngayon natin yan. Ilang millimeters meron yan? Parang ganyan. So lalakihan ko ngayon para makita nyo lamang. Ayan, okay. Dito na lang tayo sa may Kasi makapal lang talaga yung kanyang margin ng eyelid niya. Kaya, ayan, sige, ginit na ako na lang. Okay, so, measure ngayon tayo. Nasaan ngayon ang kanyang, o ilan ngayon ang kanyang segment height? Ito na lang ngayon yung ating consider. Kasi makapal tong frame na to Ayan. Hindi natin i-consider to kasi ano yan, nasa grooving yan. Yung picture na yan, nakikita nyo dyan yung grooving. Pero hindi pa dyan yung talaga yung lower. Yung kumbaga sa may likod na parte na yan ng frame, hindi pa yan yung lower part. Hindi pa yan talaga yung harapan na parte. So, dito lang tayo. Okay? So, ano ang ating segment height dito? Kayo naman. TikTok. 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 So, ang segment height natin dito ay 24 millimeters. Okay? Ngayon, ganito ngayon ang mangyayari dyan. Paano kung nasa kanya na yung kanyang lens? Let's say, bumalik na sa'yo yung lens o yung job. Okay? Paano mangyayari dyan? Dapat ang makita mo is something like this. Kung galing na yan sa lab, dapat ganito yung makita mo. Yan. Kasi sinabi mo dyan, 24 millimeters. So, pag chinek mo yan, let's say, nakuha mo na nga yung trabaho galing sa laboratory, ganyan mo siya i-check. Measure mo siya. Tignan mo, 24 millimeters ba o nasunod ba yung iyong segment height. Okay? Now, ito, yung pagkuha ng segment height kapag nandyan yung pasyente. Pero paano kung wala naman dyan yung pasyente? Ang sabi kanina, pwede din daw yun. Paano daw? Ang mangyayari ay kukuhanin na lang daw yung standard measurements. Sa atin, paano ba nangyayari sa laboratory? Paano ba yung sinasabing standard measurement? Ganito yun. O ito. Let's say, meron kang frame, pero nawala na sa'yo yung pasyente, hindi mo naman nakuha yung segment height. Ano ang pwedeng gawin? Ang pwedeng gawin ay
bibigay na lang yung standard measurement. Paano ba yun? Ang mangyayari ay, tignan mo o kuhanin mo yung vertical size ng frame. Mag-inner to inner ka na lang din siguro. So, parang ganyan, no? Ayan. Oh. Itong size ng frame na to, from inner, ito yun, I-wire, up to the, ang inner nito, ulitin ko lang, dito yan bale, kasi meron siyang, yung nakikita nyo grooving, o yung nakikita nyo, yung low, yung outer part pa kasi yun. Or sorry, outer part, yung likod na parte yun, yung nakikita nyo dyan sa drawing. Pero in totality, ito talaga yung kanyang harapan. So, dito, ang kanyang vertical diameter, ilan? Ang vertical diameter niya dyan ay, kayo, tiktok, tiktok, tiktok. Ang kanyang vertical diameter ay 42 millimeters. Now, hindi yan ang kanyang segment height. Paano kinukuha ang segment height pag gagawin mong standard? Ang gagawin natin ay, i-divide natin yung vertical diameter sa 2. So, paano yung segment height? Segment height is vertical diameter divide ko by 2 minus 2. So, in this case, ang vertical diameter natin ay 42. Divide ko by 2. Okay? Minus 2. So, ano mangyayari dyan? 42 divided by 2 magiging 21. 21 minus 2 magiging 19 millimeters. So, 19 millimeters ang kanyang segment height. Now, pag minessure natin yon, paano ba yung 19 millimeters? So, parang ganito. Op, yan. So, tapos, ito ngayon, yung zero mark. Ito yung ating zero mark. So, yan ngayon yung ating lalabas na segment height. So, pag wala ngayon itong frame, itong ruler, oh, parang ganyan. Yan, hanggang yung kataas lang yung kanyang segment height. Ulitin ko lang, paano kumuha ng standard segment height? Ang standard segment height ay vertical diameter divide ko by 2 minus 2. Vertical diameter divided by 2 minus 2. Okay? So, practice pa tayo. Okay. So, ito naman. Another frame naman ito. Okay? So, again, anong gagawin natin? Kailangan muna nating makuha yung vertical diameter. So, kuhanin natin yung ating magic na ruler. Ayan. At kuhanin ngayon natin yung vertical diameter. So ito ngayon yung ating vertical diameter. Ang vertical diameter natin ay, kayo naman, tiktok, 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 tiktok. Ang vertical diameter natin dito ay nasa 42.5 or 43. So, lagyan na lang natin as 43 millimeters. So, 43 millimeters yung kanyang vertical diameter. Now, paano natin makukuha yung segment height? Ang segment height ay 43 divided ko by 2 minus 2. Ang 43 divided by 2 is ilan? 21.5 minus 2. 21.5 minus 2 will now become 19.5. So, 19.5 millimeters ang kanyang segment height. Now, kung lalagay natin ngayon o ipa-plot ngayon natin yung 19.5 na segment height, so parang ganito, lagay lang natin sa 19.5. Sandali lang. Oop, yeah. Oop. Yeah. Yan. Oops, ano? Ano mangyari? Ano ba yun? Yan. So, parang ganito lalabas kataas yung kanyang
segment height. Okay? So, ang pag nandyan ang pasyente, san, paano makukuha ang segment height? Makukuha ang segment height from the lower eyelid papunta do sa lower rim ng frame. Kapag wala naman ang pasyente, pwedeng gamitin ang standard measurement. Vertical diameter divided by 2 minus 2. Na kung nandyan na ngayon, ang gagawin nyo na lang nga, sabi ko nga kanina, parang ganito mangyayari. I-plot nyo na ngayon yung frame nyo o yung lens nyo. Okay? Tapos pwede na kayong mag-cut. Okay? So, ganun na yan. Kaso ngayon nga lang, wala tayo, hindi tayo makakapag-cut ng lens kasi yun nga, ECQ nga kasi. Okay? Okay? So, I hope you learned something today. Maikli lang to kasi I don't want to pressure you so much dahil alam ko rin naman na marami pa rin kayong subjects na kailangan itackle online. Okay? So, guys, ingat kayo. Talagang mukhang hindi talaga tayo magkikita na. So, kailangan talaga i-pursue natin itong online learning natin. So, para sa inyo din naman to. Pero don't worry, hindi ko kayo i-pressure masyado. Okay? Yun. By the way, watch out or watch for the announcement, ano? O antayin nyo lang yung announcement kung paano kayo makakakuha sa akin ng quiz or ng exercises after this. Okay? Kung papasin nyo class, ang date ngayon ay April 29. And what time is it? It's almost 1 o'clock, 12:59 a.m. So, I'm doing this recording alauna. Pero, yan. So, I really want to do it this way kasi gusto ko matututo kayo talaga. Okay? Yun. So, have a good day and mag-aral kayo maigi, okay? Okay. Let's try to make the most out of what we have. Okay? Sabi nga nila, knowledge is power. It may not be mahaba na knowledge na makukuha natin ngayon. Siyempre, online learning tayo ngayon. Pero, yun. Kung ano may makukuha nyo from sa mga teachers nyo, i-digest nyo maigi yun. Okay? So, have a good day and be safe, everyone. Okay? Bye.